dahil public enemy number one nga po itong COVID-19, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Inanunsyo po ng Pangulo na siya ay magbibigay ng pabuya ng hanggang 10 milyong piso sa kahit sinong Pilipino na makakadiskubre ng vaccine laban sa COVID-19. Pinapaanunsyo rin po ng ating Presidente na siya po ay magbibigay ng isang substantial grant sa UP at sa UPPGH para po makadevelop nga ng bakuna laban dito sa COVID-19. Binibigyan linaw din po ng Presidente na ang kanyang binanggit sa huling talumpati niya ay para tumulong at tawagin ang AFP para nga ipatupad po ang ating ECQ. Wala pong illegal dito. Sang-ayon po sa desisyon ng ating Korte Suprema, ito po ay ginagawa ng lahat ng administrasyon tumatawag sa AFP kung kinakailangan na magpatulong sa AFP. Gayunpaman, ulitin ko po, sa ating salaging batas, merong tatlong extraordinary kapangyarihan ng ating Presidente bilang Commander-in-Chief ng Hukbong Sandataan. Ang pinaka-less intrusive ay ang tinatawag na calling out powers. Ang susunod po ay yung suspension of the privilege of writ of habeas corpus. At ang pinaka-draconian ay ang martial law po. Ang binabanggit po ng Presidente, kung hindi po makuha sa ordinaryong pakiusap sa AFP para ipatupad ang ECQ dahil marami talagang pasaway, hindi po siya mag-aatubili na exercise ang kanyang calling out powers para po tawagin nga ang hukbong sandatahan para ipatupad ang ECQ. Pinabalita rin po sa atin ng DTI na meron na po tayong kapasidad na gumawa ng 10,000 PPEs na dati-rati po ay ina-export natin, ngayon po gagamitin na natin dito sa Pilipinas. At ang inaasahan po natin ay darating din po yung 74,000 PPEs na in-import natin sa pamamagitan ng PITC ngayong Biyernes. So yung mga humihingi po ng PPEs, parating na po yung ating in-import at gumagawa na po tayo ng 10,000 PPEs araw-araw. Mabuting balita rin po, sang-ayon po kay Secretary Vince Dizon, ang kauna-unahang pasyente po na gumaling sa COVID-19 ay na-release na sa ating We Heal As One Center dito po sa Ninoy Aquino Stadium. Mabuting balita po ito dahil isa sa pamamaraan kung paano natin po maprotektahan ang ating mga kababayan dito sa COVID-19 ay sa pamamagitan ng pagtatayo po ng iba't ibang We Heal As One Centers kasama na po dyan ang Ninoy Aquino Stadium. Ang isang itong tao pong nag-recover ay taga-syudad ng Maynila. At inaasahan po natin na marami pa pong gagaling dito sa mga We Heal As One Centers natin. Mamaya po, magkakaroon na po ng turnover dyan po sa NEDA. At kinagagala ko pong ipakilala ang ating Acting Secretary ng National Economic Development Authority. Siya po ay si Dr. Carl Kendrick T. Chua. Siya po ay dating Undersecretary ng Strategy, Economics and Results Group ng Department of Finance. Ito po ay ang opisina na siyang bumuo ng 10-point socio-economic agenda na ipatutupad sa pamamagitan ng equitable and sustainable financing through tax reform. Bago po siya pumasok sa ating gobyerno at siya po'y nanungkulan ng mahigit kumulang 4 na taon bilang undersecretary, siya po ay nagtrabaho sa World Bank bilang country economist ng Pilipinas. Dito po sa kanyang appointment sa World Bank, siya po ang nagbigay advice sa ating gobyerno para sa mga strategiya at mga pulisiya para po maging inclusive ang ating economic growth. 12 years po siyang nagtrabaho sa World Bank. Si Dr. Chua po ay graduate ng UP para sa kanyang MA in Economics at kanyang PhD at siya rin po ay graduate ng Ateneo de Manila para sa kanyang undergraduate education. Ano po ang mandato ng Presidente kay Secretary Chua? Unang-una, ipatupad sa lalong mabilis na panahon ang National ID System. Pangalawa, atupagin po itong COVID Recovery Plan. At pangatlo, yung mas mabilis at mas mabuting pag-implementa ng mga build projects sa pamamagitan ng Investment Coordination Committee. Welcome on board, Secretary Chua. Now, kahapon po, kinukumpirma ko po na natuloy po ang konsultasyon ng ating Presidente sa mga dalubhasa. Mahigit kumulang 5 oras po tumagal ang ating pagpupulong. Nagsimula po siya ng alas 5, natapos po ng alas 10 ng gabi. Nandun po sa meeting ang mga dalubhasa. Nandun po ang mga dating Secretary of Health, pinamumunuhan po ni Secretary Esperanza Cabral.
Secretary Janet Garil, Secretary Galvez, at ni Secretary Jaime Galvez. Nandun din po si Dr. Susan Mercado, si Dr. Anthony Liachon, Dr. Annalisa J. Ong Lim, Dr. Marisa Alejandra, Dr. Catherine Anvi Reyes, and si Dr. Mahar Lagmay na ating bisita po ngayon sa ating briefing. Sinamahan po siya ng ilang miyembro ng gabinete at ng ating Senate President Tito Soto, House Speaker Alan Cayetano, at ang chairman ng Committee on Health ng Senado, si Senator Bongo, at chairman ng Committee on Health ng Kamara de Representante, si Angelina Tan. Wala pong desisyon ang presidente kung paano mangyayari pagdating ng 30 ng Abril. Gayunpaman, ang unang nabigay sa kanya ng payo ay ang ating Department of Health at ang ating NEDA. Gaya ng nabanggit ko na po na nakalipas, ang report po at mungkahi ng DOH at ang NEDA ay unang-una, kinakailangan munang ma-attain natin ang minimum health preparation. At pagkatapos, kung meron na pong mga minimum health strategies na na-attain, eh baka po pwede na pong magkaroon ng patuloy na ECQ o di naman kaya modified kung hindi po completely ililift na ang ECQ. Ang mga option po ay siyempre nakadepende kung na-flatten na po ang curve sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ibig sabihin, ay hindi na po tayo titingnan po natin yung mga kaso ng COVID, hindi lang po sa buong isla ng Luzon, kundi sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dahil meron naman po talagang mga ibang lugar na mas marami ang kaso kesa sa mga ibang probinsya dito sa Luzon mismo. Sa Luzon mismo po, ang pinakamaraming kaso ng COVID-19 ay sa Metro Manila, sa Calabarzon at bahagi ng Bulacan. Sa Visayas, ang pinakamarami pong COVID cases ay ang Cebu City at sa Davao, sa Mindanao po, ang Davao po ang pinakamaraming COVID cases. Hindi naman po daw nakapagtataka na ang Metro Manila, Cebu at Davao ang pinakamaraming kaso ng COVID dahil ito naman po talaga ang sentro ng commerce at transportation ng Luzon, Visayas and Mindanao. So ang strategiya po na rinikomenda ng Department of Health at ng NEDA ay kung anuman ang magiging desisyon ng ating presidente, dapat nakabase rin po ito doon nga po sa numero ng mga tao na maaapektuhan kapag tayo po ay tinanggal ang ECQ. No? Babalik ko po yung kauna-unahang graph na ating ginamit. Ang desisyon pong ito ay pagdating po na ang 30 ng Abril, kung tayo po ay magpapatuloy ng ECQ sa buong Luzon, eh talaga naman pong bababa ang numero ng mga kaso ng COVID-19. Ang tanong, kaya ba natin po na paantayin ang ating mga kababayan ng ganitong katagal? Kaya ba natin silang buhayin? Kaya nga po ang balanse ay sa pagitan ng karapatang mabuhay at karapatang magkaroon ng hanap buhay. Ulitin ko po ang basihan ng rekomendasyon ng NEDA at ng DOH ay unang-una, tignan kung ano yung mga kaso sa iba't ibang geographical areas ng Luzon at dun sa mga lugar na either hindi masyado mataas or wala, eh siguro po pwedeng ikonsidera na i-modify o di naman kaya itigil ang ECQ. Pero dun po sa mga matataas ang kaso ang COVID, kinakailangan pong itimbang pa rin yung karapatang mabuhay sa karapatan ng magkaroon ng hanap buhay. Now, bukod po sa ating DOH at sa NEDA, syempre po, kinunsultan niya ang mga dalubhasa na inisa-isa ko po. No? Ilan po dun sa mga significant na recommendations no? Ng mga umapir bilang, resource persons, si Secretary Garin po, ang sabi po niya, dapat siguro nga pag-aralan kung nasaan yung mga lugar na pinakamaraming COVID cases at yung mga lugar na yon ay ipagpatuloy nga po ang ECQ dahil sa kanyang paningin, importante na yung mga ayuda na binibigay natin sa lugar na merong ECQ ay talagang mapunta lamang doon sa mga apektado ng COVID-19. Ngayon po daw kasi, ang kanyang obserbasyon, eh lahat ay nabibigay ng ayuda miski doon sa mga lugar na kakaunti lamang o kung wala man ang kaso ng COVID-19. Si Dr. Galvez po ay nagsabi po ng Jaime Galvez ay nagsabi po na kinakailangan magkaroon ng isang comprehensive communication plan para po dito sa hinaharap nating problema. Ang sabi rin po niya kinakailangan na magkaroon ng research-based
Health Surveillance Program. At kinakailangan din daw po na magkaroon tayo ng distinction between dun sa mga areas na red or critical dahil marami pong COVID cases at yung mga areas na light red o hindi masyadong critical na mga areas. Minungkahi rin po niya na bukod po sa PCR at saka sa rapid testing kits, gamitin din po natin ang X-ray, no? At iba pang mga bagong teknolohiya para po ma-determine kung meron ng COVID ang isang tao.